likod ng The Ruins, kumikita siya, puro bakal siya kasi inanin ko protekta sa dito sa tuktok ng Museo de Macau. Paglabas ng The Venetian Macau ay bubungad naman sa inyong harapan sa kabilang kalsada ang The Londoner Macau. Kita naman sa istruktura ng hotel na ito na para kang dinala sa London. May replika pa ng Big Ben para naman ma-feel natin na nasa Europe tayo. Dahil sa ganda ng bawat sulok ng mga hotel casinos dito ay madalas itong gawing venue para sa mga prenup shoots tulad ng mga ito. Magkakatabi lang ang mga sikat na mga hotels and casinos dito. Kaya hindi na mahihirapan kung walk tour ang peg nyo. Tulad nitong The Parisian Macau na makikita pa ang replika ng sikat na Eiffel Tower. Pupunta din tayo dito mamaya. Welcome to The Londoner Macau mga kabeheros. This hotel features 4 hotel towers. The first tower consists of 655-star rooms and suites and approximately 600 London-themed suites including 14 suites from David Beckham. First tower pa lang yan mga kabeheros. Wala pa dyan ang ibang towers ng hotel na to. Grabe! Bonjour, welcome to Paris, Macau. The City of Light, the City of Love, from the half-scale authentic recreation of the timeless landmark, Eiffel Tower. Hindi na kami pumasok sa loob ng The Parisian Macau at sa mga katabi nitong mga hotels. Nagmamadali na din kasi kami na makarating ng Senado Square, kaya naghanap na kami ng bus na pupunta doon. Welcome to Macau Senado Square. Dito rin, kadoktong nito yung The Ruins na pupunta natin maya-maya lang. Maraming pa rin tao kahit magdidilim na. Maraming rin ako narinig na managatagalang dito, so isipin maraming Pilipino. Ang isa sa mga nilook forward ko sa pagbisita dito sa Senado Square ay ang mga pa-free taste ng bawat shops dito. Mabubusog ka talaga. Huwag ka lang mahihiyang kumuha dahil may kita naman sa harap ng bawat shops yung mga plato na nakadalasan ay may mga lamang meat jerky.
mga kaberos, right now we are here in the ruins. Ang tinatawag nilang putol. Pero sayang, may tagtag sa ganito. Ni-renovate na nangyari, renovation na nangyari. So, nakaharang yung malaking machine na yan sa... May concert ba? Along yun. Ayan, ganyan. Kaya pala konti lang ako tao, yung palawi. O sige, picture pa rin tayo, kahit may ganyan. Dito sa gilid ng The Ruins, merong isang maliit na eskinita. Para siyang, ano ba, mga Chinese-Chinesean ba ito? Parang small town, small street, small alley. Na puro Chinese ang makikita mo. Chinese decorations, Chinese like that. Ayan, iyan yung likod ng The Ruins. Kumikita niyo, puro bakal siya kasi ina nila protekta sa natitirang front ng simbahan na yan. Ayan. Sa kanang bahagi ng The Ruins ay makikita naman ang Museo de Macau. Free admission dito, kaya huwag palang pasinapuntahan. At dito sa tuktok ng Museo de Macau, ayan, makikita mo yung 360 degree view ng Macau. Ilan dang taong ding sinakop ng Portugal ang Macau mula 1557 hanggang sa muli itong ibinalik sa pangangalaga ng China noong 1999. Kita naman sa mga istruktura, mga signages sa bawat kanto, pagkain at pera ay malaki ang naging impluwensya ng Portugal sa kabuuang Macau. Itinayo mula 1602 to 1640 by the Jesuits sa panahon na kung saan ang Portugal at Spain ay nasa ilalim lamang ng iisang korona. Ang simbahan na ito ang pinakamalaking simbahan sa buong Asia noong panahon na yon. Nasira ang malaking bahagi nito dahil sa malakas na bagyo at sunog noong January 26, 1835. Buti bago kayong buwaba, nakita namin na tinanggal na yung parang ginagawa doon kanina na nakaharang sa simbahan. Eh, nakapag-picture naman kami ng okay. Eh, tapos na yung business namin dito sa Macau. Hapon na rin, alas 6 na rin, so maghanda na kami para bumalik ng Hong Kong kasi flight na namin ngayon madaling araw, so kailangan na namin mag-alas sa balutan. Let's go, mga kaberos!